Napakaingay po sa ating mga binggala doon sa kabila. Labing dalawa pala yung binggala natin dyan. Paano na kaya pag umabot sila ng 50 hits? Ang ingay na kaya sa ating mga binggala. Yung mga pato natin, marami na naman. Pwede naman tayo magbawas sa ating mga pato. Yung pato po mga kaprobinsya, maganda alagaan. Matibay sila sa sakit. Hindi sila madaling magkasipon. Siguro may mamatay sa kaila. Paminsan-minsan lang. Isa lang paminsan-minsan. Yung mga sisiyo. Pero hindi sila katulad ng manok. Na pag magkasakit yung manok, uubusin talaga. Pag hindi maagapan. Yung mga binggala natin, yung mga sisi pa tayo dyan na mga maliit. Siguro nasa siyam o walo. Pero andun lang sila. Mga matapang yung binggala. Yung mga pabo pag lumapit sa kanila, itaboy po nila papalayo. Pero yung pato, yun lang ang problema nila. At may mga sisyo pa tayo dito, yung sisyo ng pabo, yung pinakawala natin. Tapos may maliit pa, kakapisa pa lang nasa kulungan. I-check natin yung napakaraming itlog. Wow! May mga sisyo naman mga kaprobinsya oh. Ayaw! Ang dami oh. Yan oh. Napakarami. Halos na pisa lahat. Ilan kaya to? Oops. Ang gagawin lang natin ito, yung sisiyo lang yung kunin natin at ilagay natin doon sa may pato na may sisiyo din na dalawa lang. Kasi may mga itlog pa na hindi napisa. So, sisiyo lang yung kunin natin para magpatuloy siya sa paglimlim. Kasi dito po natin nilipat yung itlog ng ating binggala na pinalimliman natin ng pato. Kunin din yung sisiyo para magpatuloy siya sa paglimlim at mapisa yung mga itlog na hindi pa napisa. Marami mga kaprobinsya oh. Walo. Sampo. Labing dalawa. Labing apat. Labing anim. Labing walo. Dalawang po. Ah. 22 heads, isang itlogan lang. Yung mga itlog na hindi napisa, mga umaalog na. First time po ito nangyari ito sa atin na nagkaroon ng sisiyo na sa isang itlogan lang. Marami. 22 yung sisiyo ng pato. Lagay natin ito sa kulungan. Na isang pato doon na dalawa lang yung sisiyo. Ihalo lang natin ito. Ang maganda sa pato mga kaprobinsya, kahit paghalo-haloin lang natin yung mga sisiyo, hindi nila patayin.
hindi katulad ng manok na pag may ibang sisyo na mahalo sa kilang sisyo, kukain nila, patayin. Ngayon po may 24 hens tayo na sisyo na bagong pisa. Kasi may dalawa dito. Dalawa lang yung pisa dito. So isa natin hinahin para bumawi agad ba. Ang mangyari po sa ating pato na kinuhaan natin ng sisyo, pwede magpatuloy sa paglimlim. Tapos pag may itog tayo ng migala na makuha doon, palimliman natin ang pato. Marami. Sana mabuhay ang lahat mga kaprobinsya. Sana makasurvive silang lahat. You know, finish siya tinuka ng pato na inahin. At may mga manok tayo dito. Sisyo ng manok. Hindi magtagal. Magkaroon naman tayo dito ng maraming manok. Ayan. Yung inahin dito, pwede na itong pagkawala. Abre. Pinakawala natin yung inahin para mangitlog agad. Sa ngayon po, yung mga sisyo natin dito ng bingala, tatlo, tapos may walo dun sa kabila, at may tatlo din ng mga malilit dito. Yan. More than 30 heads na yung mga bingala natin pag mabuhay silang lahat. Hindi po natin na-check yung naglimlim dyan. Baka may napisa na naman. Hello. Patingin lang. Hindi po napisa. Dito. Mukhang may napisa mga kapubinsa oh. Sisyo ng pato. Nagaluhalo raw yung pabo at saka pato natin dito. Kaya yung una napisa yung sisyo ng pato. Kunin lang natin yan. Agay. Ganoon din dito oh. May pabo din. Mukhang patay yung isa. Patay mga kapubinsyo. Yan. Patay pasaway. Sayang yung isang pabo patay. Ito yun eh, ito pwede eh. Malamig na. Masakit yung tuka ng pabo oh. Umumula. Yeah. Mas okay pa yung pato. Kasi hindi matulis yung kanya, tuka na. Kahit matamaan ta tayo. Mahimik agad oh, na nabigyan natin sila ng pagkain. Oops. Yung maliit oh. Kuliin na patalo sa kainan.
Pero mukhang mahirap niya maghabol sa kanyang mga kapatid. Ang lalakit ng kanyang mga kapatid. Sa mga hindi po nakapanood sa una natin mga video, nanganak ko po yung isa natin inahin mga kaprobinsya, yung iniay natin. At walo yung kanyang anak. May namayat ng konti sa ating mga biyek dito. Kasi may nagtai sa kaila. Yun po siguro ang nagtai. Pero yung pagkain nila, hinaluan natin agad ng gamot, tapos hinaluan din natin ng saging. Kaunti lang muna yung ibinigay namin sa kanila. I-adjust lang natin. Pag sa tingin natin medyo kulang na yung pagkain na ibinigay natin. Wala po tayong programa na sinunod sa ating pagpapakain ng baboy. Matamata lang. Ulis limit lang. Nagalo din ang mga kapubisya. Basta malakas kumain yung mga alaga natin. Sa healthy sila. Kasunod namin bigay ng pagkain, mukhang mag-adjust naman kami. Dagdagan namin ng kunti. Ito yung dumalaga natin isa. Yung anak niya mga kapubinsya. Napaka-gwapo. Yan o. Tingnan niyo po yung likura nila. Napaka-sulid. Nakapal. Hindi pa ito nakapon. Mamaya ipakapon natin ito. Lima yung lalaki dito. Dalawa lang yung babae. Yung mga katawan nila. Oh. May nipis yung balahibo. May nipis yung bala. Manang-mana sa kailang nanay dati na dumating dito. Yan po ang ating mga biit. Pito po sila mga kaprobinsya dito. At ito po yung ating inahen na isa. Pero yung biit niya, hindi din nagpatalo sa ating hybrid. Napakaganda din. Oh, walo po sila. Pero tingnan niyo po mga kaprobinsya. Gwapo din. Oh. Nakapon na po ito. Siyapon na po ito sa mga nakarang araw. Napakaganda yung mga katawan sa atin mga bi. Sana po tuloy-tuloy ito mga kapabinsya. Sana suwertehin tayo. 8 plus 7, 15 heads. Tapos may 12 tayo na bagong walay. Pang 12 yung maliliit. Tapos may bagong panganak na 8. Naging 35 heads lahat yung mga biik natin. Dik. Yan, oh. Sulit din yung mga katawan, no? Oh. Yan. Wapo. At yung bagong anak, wapo din. Walo sila. Yan, oh. Hello. Wala mga balahibo din, mga kaprobinsya. Parang ginaw sila. Pinutulan din namin ng buntot. Pero kakaunti lang yung pinutol namin. Palatandaan niya namin.
At dito po maraming babae. 5 yung babae dito. 3 yung lalaki. May nagsasabi po or may nag-comment na dito tayo magpili sa ating mga hybrid na mga babaeng baboy para gawin natin inahin. Tama po yan mga kapwinsya. Balak ko po na magpili tayo ng mga biyik dito para gawin natin inahin. Para kung sakaling hindi na maglandi yung dalawa nating inahin dyan na galing sa Area 1, may kapalit tayo. Manang mana sa kanilang nanay. At napakasaya po natin mga kapobinsya kasi sakis po yung ginawa natin na ako lang mismo yung nag-iay. Pero yung sinasabi ko kahapon, good news po ito, pero muntik nang maging bad news. Kasi nang lumabas yung mga biik natin na 8, hindi magpadidi yung nanay nila. Kinagat sila dahil siguro sakit. Hanggang hiniwalay muna namin yung mga biik niya at pinakalma namin yung nanay. Hinimas-himas lang namin yung tiyan ng inahin. Tapos pinisil-pisil yung dide. At isa-isang pinadidi yung mga biik. Yan lang po ang aming ginawa. Hanggang nasana yung inahin nila. At ngayon, wala na kaming problema sa kanila. Pero gitugno siya mga kapobinsya. Pero hayaan lang natin sila na ganyan para masanay sila. Ganun naman dito sa amin, malamig. Pag hindi natin sila sanayan sa lamig, baka napakadali lang magtae. Sana po, swertihin tayo sa ating mga alagang biik ngayon dito mga kapobinsya. Sana po, tuloy-tuloy na to. Kasi nakaranas po tayo dito na may biik tayo na 31 heads. Tapos namatay po yung karamihan sa kanila. Hindi po natin alagaan ng maayos kasi nasa labas lang sila. Kaya hindi ko na po inulit yung ginawa nating free range yung biik natin. Kasi iba yung pwesto dito sa amin, iba yung lugar dito sa amin. Napakalamig dito sa amin. Nasanay tayo din sa Area 1 na yung mga biik natin, ginawala nating free range. Kahit tag-ulan doon, okay lang yung mga biik natin doon. Kaya nang lumipa tayo dito, ginaya lang natin yung ginawa natin doon sa Area 1. Ang resulta hindi po epektibo dito yung ginawa natin doon sa Area 1. Yung isa nating inahin mga kapobinsya, oh, nagpadidi na. Tapos pag magpadidi siya, gumaya din yung iba nating inahin dyan. Pag may isa magpadidi na inahin natin, yung dalawa nating inahin, magpadidi din. Ayan o. Oh. Yung isa mga kapobinsya, oh, humiga na. Gaya-gaya lang yung mga biik natin. Hindi na niya inaway, oh. Magpadidi na siya. Nagkasaya po natin. Success po yung mga ginawa natin dito. Inay naman sila doon. Kasi gusto naman na sila ni Baby. Yung isa doon, oh. Tahimik lang. Yung tabila, napakaingay yung walo. Tahimik lang dito, oh. Pinadidi mo yung mga biik mo. Maraming salamat. Dito, tahimik na tahimik lang. Relax na relax lang sila dito. Tinilaw ako yung lady nila dyan. Pag marunong na sila magpili. Laging apat po yung lady dyan or laging lima? Yung lady sa kanila. At yung mga kuha natin dito, tapos silang kumain, oh. Yung inahin natin dito mga kapobinsya, oh, hindi pa siya naglandi.
nasa mga isang linggo na. Hintayin lang natin to. Umayat siya ng may mga biik siya. Kasi 13 sana yung biik niya pero namatay yung isa. Yan po si Natso. Buti lang naka-survive si Natso. Muntik na tayong sumuko sa kanya mga kababinsya na hindi siya kumain ng 3 araw. Pero binamot lang natin, binakunahan hanggang kumain lang siya. Bigo na to. Para kondisyon palagi. Pero pag ayaw mong kumasta, wala tayong magawa. Idispatsa ka para bibili tayo ng iba. Yung mga may biik, hindi lang natin paliguan para hindi mabasa yung mga biik nila. Pagkalingaw na ilang mga lawas ba? Pero napakadali na sugatan. Kailangan namin dito na magpausok araw-araw para maitaboy natin yung mga lamok. Yung dalawa natin kami dito mga kapabinsya, iwalay natin ngayon. Kasi yung nanay nila naglandi. Ilipat natin dun sa kabila. Subukan natin si George para makita natin kung ano ang resulta. Kasi si George magandang klase, tapos yung inahe na to, mga magagandang klase din yung kanyang anak. Palagi siyang hinahabol ng kanyang anak para kastahan. Tumakbo siya. Si George yung patirahin natin sa kanya. Babay me, wala na kayong nanay ngayon. Yung mga iba nating kambing doon, nakastahan na rin. Walay natin to. Welcome sa ating mga kambing dito. Welcome. Ang lakas mo. Excuse me. Kadaan. Ano ba dali siya? George. Mati George. Si George pa. Tiradahin natin. Tiradahin natin na pagkasahan sa kanya. Palagi siya hinahabol sa kanyang anak. Sumaka Diyos, kaluluya maka. Wala sa
Pasa na yung second round. Halos hindi na kasi yung sungay niya dyan sa kanyang kuan. Hindi ba? Hinahanap niya yung mga anak niya. Gusto niyang umuwi doon. Walay na po natin yung mga anak niya. Ito yung mga anak sa ating kambing, oh. Wala silang ganang kumain dahil wala na silang nanay. Pero masanay lang sila mga kaprobinsya. Nawalay natin sa wala sa oras yung mga kambing natin. Kasi kinastahan niya. Ito po, napaka-agresibo nito. Hinahabol niya yung nanay niya para kastahan niya. Makbo yung nanay niya. Kaya nung nakita natin, pinakasahan natin yung nanay nila at iwalay na natin silang dalawa. Mga magaganda naman yung katawan nila, oh. Pero nasa tatlong buwan pa lang sila. Pakainin na natin ito ng todo. Pakainin natin ng fish. Pakainin natin na maraming natin para hindi sila mamayat. I-try natin na imintin yung kanilang katawan. Puro sila lalaki. Hindi na makatotoy. Sana mabuntos yung nanay nila. At si George naman yung tatay. Pinadya natin na si George yung pinagkasa natin. Para makita natin kung ano kaganda yung mga lahi ni George. Kasi yung nanay nila. Kada panganak po, mga ganang klase yung anak. At sa apat ito na anak. Yung kabi na to. Yan na mo. Napag-agresibo nila. Sila dalawa. Pakainin po natin yung ating mga tilapia dito. Dito po, sa mga nakarang araw po, nahulin namin yung isang Chinese turtle or snake turtle or salimao. Pero may isa pa dito. Inakala namin na isa lang yung Chinese turtle dito. Pero nang nahuli namin yung isa, may nakita pa kami na isa. At napakaila po sa Chinese turtle, mga kaprobinsya. Buti na lang nakuha namin yung isa. Kasi pag hindi pa namin nakuha, malaki ang posibilidad na dumami sila dito. Palitan nila yung ating mga tilapia. Kasi inubos po nila yung mga fingerlings, yung mga maliit na tilapia. Hindi namin alam kung saan sila galing. Pero yung isa nahuli na natin. May isa pa dito na medyo malaki. Nakakasira daw yun ng pan kasi maghukay yung Chinese turtle sa gilid. Tingnan natin ngayon kung magkakita ba sa atin. Pero napakaila po. Andun lang, oh. Yan. Andito lang. Pero napakaila, mga kaprobinsya. Sikas lang yung pagpakita niya. Pag siya ay lumutang, sikas lang. Segundo lang. Mamaya na natin yan hulihin. Pag may time tayo. Busy pa tayo sa ngayon. Ano lang, oh, mga kaprobinsya, oh. Harap-harapag napakita sa atin. Relax ka lang. Mga kaprobinsya, kain na po. Ito yung pagkain namin, oh. Bihon. At may natira pang rabbit. Adobong rabbit. Isda. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Dodong, ga, pantay. Kalabasa yan tanakin, oh. Dodong, bogey na po sa kapilog kalabasa. Sigira ko nung siyang galit. Sumanok ko mag-itilig, eh. Ay, kay sino? Kay Bulibard mo kalas. Payong-payong. Payong-payong, no? Dito sa payong-payong. Ah!
Palayo siya kayo. Ngayon lang kung kanding o. Ang nga o. Bakit na jo dili biya puro puti? Ay. May mga putik-puntik yan ha? Wala lahat. Oo. Na, di daw. Itong gagmay pa din ito may lahat. Hindi may lahat daw. Ay, naka, ano mahal? Liyos ang mahal. Kaya nagagmay din ang baong yan? Ako siguro mo huwag po ng kulura. Pwede halos sila kamahan. Ay, kanan din. Wala na rin ito? Oo. Yeah, puro dito puti itong paggawas. Ay, puti. Isay paan. Nagkadako, may ilang ila? Ilang kulor ito? Ito, araw yung buling rato una. Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya. At maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa bansa na palagi nanonood, sa mga palagi nag-comment, sa mga likers. Maraming maraming salamat po. Shoutout muna sa ating mga kaibigan dyan. Shout out Bicolanong Canadian TV at Lices Table Official from Canada. Happy birthday kay Rehino Dangdang. Birthday October 3. Watching from Marilao, Bulacan. Happy birthday kay Angel Manalo. Birthday October 9. Shout out kay Maria Rosel Palma Sanchez. Watching from Manila. Shout out kay Clifford Prarin from LA. Happy 68th birthday kay Rosel Tubusa. Ismundo. Birthday October 9 from Padova, Italy. Greetings from Lisa and Armando. Shout out Rosel Balintogo, Lipat on Vlog, Calatrava, Negros Occidental. Greetings from Jimmy. Shout out Kayabia family from Ulugapo City. At sa mga hindi ko po na shout out na lang po siyang lahat at maraming salamat po.